Hindi na mabubura pa ang dungis ng kanyang pagkatao. At nakakahiya yun. Lalo na kung malalaman ng mga kaibigan natin ni na Papa. Kaya ang gusto ko, lumayo ka sa kanya. Ano? Gusto mong layuan ko ang sarili kong ina? Handog ng DZRH ang duda sa kanyang panahon. May mga taong nakagagawa ng mali dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Dapat ba itong suklian ng mali rin? Mga kaibigan, pakinggan natin ang laging karanasan ni Minnie sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumain po kayo, Nay. Busog na ako, anak. Kayo po, Lolo Pipi. Nako po. Hirap na nga akong gumalaw sa kabusugan eh. Ang dami mo kasing dinalang masasarap na pagkain. Celebration po natin ito. Dahil mula ngayon, makakasama na natin si Inay. Salamat, anak. Kahit agamali ako, hindi ka nagbago sa akin. Ako po ang dahilan kaya nyo nagawa yun, ay. Kaya hindi po ako dapat na magbago sa inyo. Oo, baka magkaiyakan pa kayo, ha? Magiging malungkot itong celebration natin. Talaga? Nasa lolo mo na si Aling Belen? Oo, Sandra. Kaya nga ang saya ko. Pagkalipas ng ilang taon, makakasama ko na uli si Inay. Ay, salamat naman. At tapos na rin yung paghihirap ni Aling Belen. Oo nga eh. Alam mo ngayon, narito na siya. Gagawin ko ang lahat para mapasaya si Inay. Eh, teka. Alam na ba ni Darren yan? Ha? Hindi pa nga eh. Ibig mo sabihin, hindi mo pa rin pinagtatapat sa kanya ang totoo? Gusto ko sana sabihin sa kanya lahat bago kami pakasal. Pero pinigilan ako ni Inay. Huwag na lang daw. Dahil baka magka-problema lang. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi kay Darren ang tungkol kay Inay. Dapat sabihin mo na sa kanya. Bago pa niya malaman sa ibang tao. Para mas maipaliwanag mo sa kanya ang panig ninyo. Bakit hindi ka pa nagbibihis, Darren? Ha? Hindi ka pa papasok sa office ngayon? Wala akong masyadong gagawin doon ngayon eh, kaya mamayang hapon na akong papasok. Eh baka hanapin ka ni Papa Delphine. Don't worry. Kahapon pa ako nagpaalam kay Papa. Ah, okay. Mamaya nga pala, aalis ako. Saan ka pupunta? Kay Lola Piping. May mga dadalhin ako sa kanila. Sa kanila? May kasama ba siya doon? Meron, Darren. Nanay ko. Ano? Pero ang sabi mo sa akin, wala na rin siya katulad ng yung tatay. Dahil yun ang gusto niya. Ayaw niya magka-problema ako sa relasyon natin. Pero ngayon, kailangan malaman mo lang lahat. Ang totoo. Anong totoo? At saka nasaan siya? Hindi ko rin siya nakita nung dinadalaw kita kina Lolo Piping. Dahil wala siya doon. Eh, nasaan nga siya? Ano? Oh, Diyos ko. Kung nalaman ko lang na gano'n ang pagkatao ni Minnie, hindi ako pumayag na makatuluyan mo siya. Daddy, mabait naman po si Minnie. Oo nga, pero ang kanyang ina. Darin, hindi ko gusto magkaroon ng balaing dating bilanggo. Nadismaya nga rin ho ako nang malaman ko yun. At ngayong malaya ng babaeng yun, ano na? Sa inyo sa titira?
Kaya ako, Darren. Huwag kang papayag. Naintindihan mo? Huwag! Eh, paano kung hingin po yun sa akin ni Minnie? Ikaw ang lalaki. Kaya ikaw ang dapat masunod. Halos araw-araw na lang narito ka, anak. Ayaw niyo ba nun, Ninay? Lagi tayo nagkakasama. Eh, siyempre gusto. Kaya lang eh, baka namang napapabayaan mo na ang tungkulin mo kay Darren. Hindi po. Eh, apo, naipagtapat mo na ba kay Darren ang tungkol sa iyong ina? Opo, Lola Piping. Abi, bakit sinabi mo pa, anak? Nay, kailangan na po niyang malaman ng katotohanan para hindi na siya magtaka sa madalas kong pagpunta rito. May anong sabi ng asawa mo? Hindi naman po siya nagalit sa akin. Hmm. Pero ramdam ko na nadismaya siya. Yun. Ay, ano nga ba inaalala ko? Nagiging problema mo na ako ngayon. Hindi po, Nay. Utang ko nga po sa inyong tagumpay ko. Kaya huwag niyong isipin problema ko po kayo. Ngayon, madalas siya kinabalaan, Piping. Dahil sa kanyang ina. Opo, papa. Nainis nga ako eh. O, hindi pigilan mo siya. Lagi niyang sinasabi, tinutulungan niyang kanyang ina. Ayos din naman ang babaeng yun, ano? At sa'yo pa kumukuha ng perang ibinibigay sa bilanggo niyang ina? Eh, hindi naman, papa. Dahil kumikita naman siya sa online business niya. Ang ikinaiinis ko po, yung nahahating panahon niya sa akin at sa nanay niya. Kung ayaw mo sa ginagawa niya, patigilin mo siya. Marami namang paraan para maibigay niya ang kanyang tulong sa kanyang ina. Eh, kung hindi po siya makinig. Hiwalayan mo! Papa! Mas ikatutuwa ako kung gagawin mo yon. Hindi na ako mag-aalala, baka mapintasan tayo ng mga kaibigan natin dahil sa kanyang ina. Galing ka na naman sa nanay mo, kaya ka ginabi. Pasensya ka na, Darren. Ipinasyal ko kasi si Inay at si Lolo. At malamang, kumain ka na rin kasabay nila. Oo. Pati tungkulin mo sa akin, napapabayaan mo dahil sa nanay mo. Hindi naman totoo yan. Naasikaso ko lahat dito sa bahay, ah. Pag-umaga, sabay din tayo mag-almusal. May mga pagkakataon nga na, hindi nga lang kita nasasabayan sa hapunan dahil... Kita mo na. Kasama ko si Nainay. Eh, ayoko nga ng ganun eh. Ang gusto ko, pag dumating ako rito, narito ka. Darren, bakit ka ba nagbago? Hindi ka naman dating ganyan ah. Itigil mo ng madalas mong pagpunta ka na Lolo Piping, ha? Kung gusto mong tulungan ang nanay mo, padala mo na lang siya ng pera. Marami namang paraan para magawa mo yon. Darren! Maraming taon kami nagkalayo ni Inay dahil sa kanyang pagkakakulong. Kaya ang gusto ko naman ngayon, makabawi sa kanya. Makasama siya. Huwag mo naman sana ipagkait yun. Eh bakit ka babawi sa kanya? Kasalanan niya kung bakit siya nakulong. Pusel siya. Nagbenta ng sabu. Mabuti nga nakulong siya. Panira siya sa buhay ng tao. Sinampal mo ko? Dahil hinahamak mo, nanay ko. Oo, maaaring panira nga siya sa buhay ng iba. Pero Darren, hindi siya lubos na masama. Nagawa lang niya pasukin ang trabaho yon upang maitaguyod ako at mabigyan ng magandang kinabukasan. May kasalanan pa rin siya. Pinagbayaran niya na yun. Minagdasahan. Hindi pa ba sapat yun? Hindi na mabubura pa ang dungis ng kanyang pagkatao. At nakakaya yun. Lalo na kung malalaman ng mga kaibigan natin niya na papa. Kaya ang gusto ko, lumayo ka sa kanya. Ano? Gusto mo layuan ko, sarili kong ina? Para din sa atin ito. Kaya gusto kong gawin mo. Wala kang awa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Nagdusa na nga nanay ko doon sa bilangguan. Pagdurusahin
siya, ngayon malaya na siya! Hindi ko gagawin ang iniyong utos mo! Pasensya ka na sana, anak. Dahil sa akin, nagkahiwalay kayo ng asawa mo. Wala kayong kasalanan, inay. Si Darren ang may kasalanan. Dahil makitid ang isip niya. Sana hindi na lang ako lumaya. Nay! Talayo ko naghihirap ang kalooban mo, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin kayo, anay. At hindi ko po kayo may pagpapalit sa kahit sino lalaki. Ako. Makakaya ko ito, inay. Makakaya ko ito. Hiwalay na pala kayo ng kaibigan ko? Kasalanan niya. Huh? Oo. Mas pinili niyang walang kwenta niyang ina kaysa sa akin. My God, Darren. Bakit mo sinasabi yan sa babaeng nagbigay buhay sa iyong asawa? Hmm? Kung wala si Aling Belen, hindi mo naman makikilala at mapapangasawa si Minnie. Sandra. Alam mo, para sa akin, ang pagkakamali lang ng kaibigan ko ay yung hindi niya agad sinabi sa iyo yung tungkol sa kanyang ina. Dahil kung sinabi niya lang sana agad, mas nakapili sana siya ng lalaking mas maunawain at hindi yung lalaking mapanghatol sa kapwa. Nakala mo, hindi siya nagkasala. Bakit ka narito? Anak, mag-usap sana kayo na maayos. Kayo pong dalawa ni Minnie nais kong makausap. Nanay Belen. Nagliwanag na pong isip ko. Patawarin niyo sana ako sa mga ginawa ko. Dati, wala kang alalahanin sa akin. Wala akong galit sa'yo. Maraming salamat po. Minnie, maaari bang magsimula tayong muli? Masaya ako sa mga sinabi mo, Darren. Pero sana, hayaan mo muna makapag-isip ako at maghilom ang sugat na nilikha mo dito sa puso ko. Sige, payag ako. Kapag wala nang sakit nito, ako mismo magsasabing magsimula na tayo. Kung matututo lamang magpatawad at umunawa ang tao, magiging payapa marahil ang mundo. Mababawasan ang gulo at wasak na tahanan. Sa Kanyang Panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang Panahon.